Maganda buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Eto na ang may init na balita mula sa mundo ng PBA. PBA opening ng second conference nito, kailan ba alamin natin? At ang mga bigating players inihahanda ng Ginebra, bakit kaya? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss, pero bago yan, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Noong Miyerkules, natapos na nga po ang unang conference ng PBA sa 46 season nito. Itinanghal na nagkampiyon ang Token Text Tropang Giga. Ngayon, medyo madami ang nabitin kasi daw, parang ang bilis na mga pangyayari. Na yung iba, kahit binabatikos ang liga, still na nag-aabang pa rin sila sa mga mangyayari dito. Madami din ang nagtatanong kung kailan ba ang umpisa ng panibagong conference ng liga. Naayon naman sa mga taga-PBA, ito yung conference na may mga imports na ang height limits nasa mga 6'5", na kung pagbabatayan ang sinasabi ng mga taga-PBA noon, mag-uumpisa daw ang next conference na may mga imports sa bandang kalagitnaan ng Nobyembre o hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Mukhang mas mauuna pang magsisimula yung ikinakasang 3x3 tournament ng PBA, na magsisimula daw po yon sa unang dalawang linggo ng Nobyembre. Excited na kasi yung madaming fans na makita nila uli ang kanilang mga paboritong players sa kanilang mga sinusuportahang kupunan sa liga. Yung iba naman, gigil na makitang makabawi ang paborito nilang team, lalo pat may reinforcement sila na makukuha. Kaabang-abang din yung mga bigating imports na makukuha ng mga bawat teams. Yung iba naman na mga kupunan sa liga, pababalikin yung mga matitinding resident imports nila na nakapagbigay sa kanila ng madaming tagumpay sa liga. Yan mga boss, maghintay tayo hanggang sa katapusan ng Nobyembre, sabi ng mga taga-PBA. Ilang tulog na lang yan, di ba? O kayo mga ka-SLC, excited na ba kayo sa muling pag-arangkada ng PBA sa bago nitong conference? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Mga boss, ang huli nating pag-uusapan, ang sinasabing dahilan kaya nagre-recruit na ng mga superstar ang Ginebra. Ayon nga sa mga lumalabas na report ngayon, na yung mga pangunahing tatlong mga superstar ng Ginebra kinukuha ng mga malalaking liga sa abroad, na hindi lang basta-basta ang ino-offer sa kanila, kundi talaga namang sobrang laki, na kahit sino talagang mapapaisip sa tinde ng ino-offers na yon sa kanila. Ngayon mga boss, kung hindi man matapatan ng Ginebra ang sobrang lalaking mga offers na yon sa mga superstar nila, kahit siguro papano, gagawa nila ng paraan para kahit papano mapaisip ang mga yon na piliin pa rin na maglaro sa kupunan nila. Pero wag naman sana na dumating ang sandali na nagdesisyon na ang mga players na yon. Nakagati na nga nila ang malaking offer sa kanila sa abroad. Nakapag nangyari na nga yon, may iwang nakataob ang lineup ng Ginebra, na sigurado din na pinaghahandaan na nila kung dumating man ang sandali na yon. Ano nga ba ang pinakamabisang magagawa nila kapag nangyari na nga ang hindi inaasahang sandali para sa prangkisa nila? Siyempre mga boss, siguradong kukuha din sila ng mga players na kasing kalidad na mga umalis sa kanila kung sakali lang naman. Diba nabalita pa nga noon na si Terence Romeo kinukuha na ng Ginebra, na kapag nakuha na nga nila si Terence sa SMB, siguradong kahit umalis pa si Stanley Pringle sa Ginebra, hindi nila mararamdaman yon. Pagdating kasi sa scoring ability, halos magkasing tindi sila sa liga. Na para sa akin, mas nakalalamang pa nga si Terence Romeo pagdating sa playmaker skill. Pagdating naman sa mga big man, yung dalawang nababalita na kinukuha ng mga Hapon sa lineup ng Ginebra, masasabi nating matindi talaga yon. Pero diba, may mga magagaling na big man pa rin naman na naglalaro pa rin sa PBA, na noon, nagpahayag na gusto din nila makapaglaro sa Ginebra. Sigurado mga boss, nakapag nangyari na nga, wag naman sana na tuluyan na ang kagati ng mga sinasabing superstar ng Ginebra ang mga naglalakihang offer sa kanila sa abroad, siguradong gagawa din ng paraan ang SMC teams para takpan kung anuman ang magiging butas sa lineup nila. Kilala naman natin ang SMC management
na mahusay kumilatis na mga players na korsunada nilang ilagay sa mga kuponan nila sa liga. Paglilinaw lang mga boss, yung pinag-uusapan natin ngayon ay yun yung posible pa lang na mangyari kapag naganap na nga yung kinatatakutan ng mga Hinebra fans. O kayo mga ka-SLC, kapag dumating na nga, naaalis na ang mga sinasabing superstar ng Hinebra para maglaro sa ibang liga sa abroad, eh sino kaya ang papalit sa mga iiwanan nilang pwesto sa Hinebra? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Yan ang mga balita natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Anthony Cantiliano. Shoutout din po kay Boss Ronald Bello. Kay Boss Frederick Busa. Shoutout din po kay Boss Paps. Kay Boss Romeo Isais from San Simon, Pampanga. Shoutout din po kay Boss Arnel Eugenio from Malabon City. Kay Boss Dion Mercado. Shoutout din po kay Boss Litz Pai TV from Taguig City. Kay Boss Joseph Pineda. Shoutout din po kay Boss Eugene Andrew Placido. Kay Boss Scout Ranger. Shoutout din po kay Ma'am Maribik Manaois. Pati kay Brian Lalata from Manawag, Pangasinan. Kay Boss Marlo Amu. Shoutout din po kay Boss Joshua Giray. Kay Boss Jason Mendoza from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din po kay Boss Michael D. Kay Boss Arnold Arago at sa Arago family from Iligan City. Shoutout din po kay Ma'am Risa Villanueva from Panipuan, San Fernando. Kay Boss John Patrick Abria. Shoutout din po kay Boss Edwin Dubidar. Kay Boss Rudy Escamigin Jr. Shoutout din po kay Boss Junel Alagon. Kay Boss Junbi Ramos. Shoutout din po kay Boss Kindos Lucanias. Kay Boss JJ Sibum. Kay Boss John Mark Cantos from Pampanga. At sa laging nangunguna sa comment section natin na si Boss Julio Doms. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.